Hi, Queens! So, ayan. Nandito na naman po ako para manggulo sa buhay ninyo at sa mundo ninyo. Joke lang po. So, ayan. Samahan ninyo akong mag-create ng ating headdress and props para sa darating naming collaboration. And yes po, may collaboration po kami. And itong collaboration ito is pinagsama-sama po lahat ng local brands. Yes, lahat ng CEO ng local brands, small or big local brands, nagsama-sama po sila. Kumuha sila ng isang grupo para magpasabog this February. So, ang pasabog namin is mag-aala fashion show lang naman. Yan, Met Gala with the theme of Valentine's look. So, since February, Valentine's, diba? As usual. So, sa mga may kadate dyan o sa mga wala, manood na lang kayo ng aming pasabog at mag-abang kayo sa mga maraming prizes and giveaways. So, ayan. Samahan nyo lang ako gumawa ng aking gagamiting headdress and props para sa makeup collaboration namin mga CEO. So, ayan. May pa-contest din po sila, kaya mag-abang kayo. Hi! Ayan, nagpabalik na po ako. At nakuha ko na yung ating headdress na nirepaint. So, medyo nagkupas kasi yung kulay niya. Kaya, nirepaint ko siya ng gold ulit. Matte gold siya. So, ito siya. Ayan. So, lalagay ko lang. Nagamit ko na siya before sa aking makeup tutorial na Goddess Makeup Look up by Aphrodite. So, ayan. Si Aphrodite yung ginaya ko at ito yung ginamit ko. So, since hindi ko na siya magagamit sa ibang makeup tutorial kasi iba na yung look niya. So, i-recreate natin or i-recycle natin siya sa panibagong itsura para less yung gastos natin. So, ayan. DIY na lang. Do it yourself, diba? So, ayan. Ito yung ating ibang props. So, bumili ako ng roses. Ayan. Color pink yung motif ko ng ating gagawing makeup. So, pink yung roses. Ayan. Hindi siya plastic, guys, ha. Foam siya. Ayan, foam. And then, itong big flower ng dinekwat ko lang sa Christmas tree. Siyempre, yung glue stick. And yung feather. Ayan, feather yan, feather. Feather. And, syempre, yung ating glue gun. So, simulan na natin siyang gawin. And, balikan ko kayo. Ayan, sisimulan na natin yung paggawa ng ating headdress. So, naka-prepare na yung ating roses. So, ayan, tinatanggal ko lang yung plastic. And, na-prepare ko na rin yung ibang kagamitin. So, ayan. Tinanggal ko lang yung plastic lahat. Ayan. Natanggal ko na yung plastic ng ating rose. So, ayan na siya. And, una nating tatanggalin is yung kanyang mga dahon. So, ayan. Plastic lang siya. So, hindi ko pa napapag-decide kung ano yung gagawin kong style. So, ayan, nag-create muna ako ng mga ibang style kung pasok po siya sa gusto kong style. So, ayan, tinanggal ko lang yung mga dahon niya. Tapos, nilagay-lagay ko lang dyan kung carry ba o maganda ba, ganyan. Try-try lang. Tinanggal ko lang yung mga rose sa kanyang stick
sticker stem, ganyan, or sa kanyang lalagyan. So, ina-arrange ko lang siya kung saan siya pasok. So, kulang kasi yung rose na nabili ko kasi mahal siya. Ano, 27 pesos ang isa. So, ayan. Hindi kasi siya plastic, so styro ata siya or foam, ganon. So, ayan. Ina-arrange ko lang siya kung ano yung bagay na style sa kanya. So, ayan. Ang gulo-gulo, diba? Ang gulo-gulo ng ate mo. Dahil hindi ako makapag-decide kung anong style ang gagawin ko. So, ayan. Tinanggal ko ulit sa lahat, diba? Pinapagod ko yung sarili ko. So, ayan. Nilagay ko ulit yung mga roses. So, yun yung napili kong design. Unahin ko ilagay yung mga rose para mas makita ko ano yung actual na gagawin ko. Ayan. Na-arrange ko na siya kung saan siya ilalagay. So, lalagyan ko na siya ng pandikit para dumikit na siya yung gamit yung glue gun. So, ayan. Lagyan ko lang yung dulo. Yung dulo lang para pwede pa natin siyang tanggalin. Kasi pwede pa natin siyang gamitin sa iba pang bagay, di ba? After ko malagay yung mga roses, so binalik ko ulit yung dahon kung satisfy ba ako sa look niya kapag yung leaf yung nilagay ko. So ayan, hindi talaga ako makapag-decide niyan sa mga oras na yan kasi biglaan lang din yung paggawa ko ng aking headdress. So ayan, hindi ako makapag-decide talaga dyan. So ayan, tinanggal ko ulit yung mga dahon niya kasi nga hindi ako makapag-decide. Ayan, nilagyan ko na muna siya ng glue stick sa likod para hindi matanggal yung rose kasi medyo umuuga siya, so madaling matanggal. So, hindi ko masyadong kinaparan kasi pwede ko pa nga siyang tanggalin ulit para gamitin sa ibang bagay. Ayan, pinipare ko lang yung ating feather. So, yan na lang yung napag-decide ko na ilalagay. So, pinapatuyo ko lang yung glue stick sa likod ng crown para mailagay na natin yung feather. Ayan, sinisimulan ko na ilagay yung feather kung saan siya babagay. So, mas cute siya tignan kasi combination ng ating rose. Pink din yung kulay ng feather. So, dapat gagamitin ko yung feather para ilalagay ko lang sana sa hair ko, kung ilalagay, didikit-dikit ko lang sa hair ko, pero dyan ko siya na pusuang ilagay. Wow, napusuan. Charis. So, ayan. After nyan, ayan, nalagay ko na yung mga feather. Inurong ko lang ng konti. Ay, baliktad pa. So, ayan, nilagay ko na yung crown. So, ayan, ginamit ko siya dati sa aking latest video na Crown Princess. So, DIY lang din yan, alambre lang yan, guys. So, ayan, dinikit ko na siya bago ko idikit yung feather para alam ko kung ano yung itsura niya. So, ayan, dikit-dikit lang tayo mga guys. Sinimulan ko nang idikit yung feather. Ayan. Dot-dot lang inilagay ko sa glue gun para pwede ko rin ulit siyang tanggalin. Tapos yung pinakadulo lang nung ating feather yung idinidikit ko. Kasi para madali lang siyang ma-remove ulit. So, ayan. Dikit-dikit lang natin siya hanggang sa madikit natin siya lahat. So, tama ba yung sinabi ko? Basta bahala na kayo dyan.
pag-decide ko na kunin yung box ng soap namin. So, yung Omni White Soap and Kojic Soap. So, empty naman na yung box. Ginawa ko lang, kumuha ko ng stem nung, or yung pinaglagyan ng rose natin. And dinikit ko ng ganyan yung box sa likod. Ayan, dinikit ko lang siya sa likod. Hi! So, ayan, tapos na yung ating headdress and props. So, ipapakita ko na sa inyo yung final na result ng ating creation. So, ayan. Sinimplihan ko lang siya, pero para siguro sa akin, bukong ganun yung nagawa ko. Siyempre, do it yourself, di ba? Siyempre, proud ko sa creation na ginawa mo. So, ito siya. Ayan. Ayan siya. O, di ba? Ang cute, marang princess. And, subukan natin siya isuot. Ayan, taray. So, ito yung feather, pink feather, ayan. Yung roses natin before, and yung crown. Itong crown na to, DIY lang siya, alambre lang yan. Ayan. So, ito yung props natin, so ayan. Ito yung ginawa kong props. Ayan, yung main product ko, which is skincare, yung soap. So, hindi ko malagay yung iba, yung gel tints, yung cosmetics. So, ito na lang yung nilagay ko as my props. So, ayan. May roses siya dyan. Then, ikwat ko lang yan sa Christmas tree namin. So, ayan. May pa-aura look tayo today. Ayan. Pa. Ayan. O, diba mga beauty queen ang datingan? Charot. Feeling yung ate. Si ate mo. So, ayan. Ito na yung final na creation natin, which is yung headdress. And yung ating props. So, sana nagustuhan ninyo yung video na to. And sana nakakuha kayo ng idea kung paano gumawa ng mga creation headdress or do-it-yourself headdress. So, ayan. So, first time ko lang mag-shoot na aking mga creation ng headdress. So, marami na akong ginawang headdress before, pero hindi ko siya tinitake ng shoot. So, ako lang gumagawa ng mga headdress ko, ng mga props ko, and yung clothes ko, minsan DIY lang din yan. Ayan, kailangan natin maging creative o mag-discarte para, alam nyo na, yung mas tipid, di ba? Yung mga itatapo mo na, pwede mo palang gamitin, tahiin, para gamit mo sa ibang look, sa makeup tutorial or sa ibang bagay, di ba? So, mas maganda yung maging creative ka. So, ayan. So, nagkukitan talaga ako sa headdress ko. Para akong magsasayaw. Ayan. Joke ko lang. So, ayan. Sana nagustuhan niyo yung video nito. And sana may natutunan kayo sa panggugulo ko sa inyo. And, tada! So, ito na yung final na result ng ating creation. And, napakita ko na siya before. So, dito ko na tatapusin yung video na to. And, sana may natutunan kayo sa video na to. And, kung may mga suggestion kayo na maganda or anything, or kung ano mong suggestion na yun, drop nyo lang yung comment nyo. Huh? Tama ba? Drop nyo lang sa comment section yung mga suggestion yun, no? And para mas updated kayo sa aking mga videos, so hit nyo na yung bell button and subscribe. So guys, bye! See you on my next video!